Okay. So, paalala bago tayo magsimula ng klase. Simula ngayong week na to, mga anak, ay pinapasigla tayo na magpakuha ng picture sa inyong mga kapamilya habang kayo ay nasa online class. Ako kanina, nagawa ko na magpicture habang nagkaklase ako. Dahil every week, hinihingi po ng ating principal yung report kung ano po yung nagawa natin bawat linggo. Kaya para magkaroon tayo ng katunayan na talagang nagkaklase tayo at yun naman talaga yung ginagawa natin, kaya yung picture natin, pakisuyo, pakuha na tayo maya-maya konti sa ating mga kasama sa bahay. Pagkatapos, meron ako yung link na ibibigay para doon nyo pwedeng isend yung mga picture na i-uploadin nyo. Okay? Sige po. Tuloy natin yung slide natin. Bago natin simulan ng aralin, magkaroon tayo ng balik-aral. Ito yung tanong. Sinong gustong bumasa ng tanong? Pwedeng gamitin ang raise hand sa ating Google Meet. Okay, si... Sino po yan? Tingnan natin. Si Ken Jaire, pwedeng pakibasa anak doon tanong. Anong mga kaugali ang maranaw ang nagpapatunay na ang kwentong bayan ay salamin ng kultura, tradisyon, at paniniwala ng lugar na pinagmulan nito? Okay, sagutin natin yung tanong na yan. Marami tayong nabasa nung nakaraang linggo na mga kwentong bayan. Bukod pa dun sa inyong written works 1, yung nakalbo ang datu, tinalakay natin nung nakaraang linggo, naging sultan si Pilandok. Sa dalawang kwentong bayan na yon, meron itong itinatampo ng mga kaugaliang Maranao. Magbigay tayo ng isa. Kaugaliang Maranao na nakita natin sa aralin natin. Okay, pwede tayong mag-raise hand. Sino? Si Kim Sara. Pag-aasawa ng dalawa o higit pa. Ayun, sa mga Maranao o mga Muslim. Salamat. Tama. Ano pa? Meron pa, napakadami. Halimbawa, dun sa naging sultan si Pilandok, ano yung mga nakita natin dun na mga kaugalian ng mga Maranao? Pamumuhay. Chloe. Ipinakikita nito ang pagpapasa ng kapangyarihan ng sultan at pagpapakita ng uri ng pamamahala nito. Okay, salamat Lois sa ibinahagi mo. Tama, meron pa? Halimbawa, sistema ng gobyerno. Ano yung nakita natin dun sa naging sultan si Pilandok na uri ng gobyerno meron sila? Sistema ng pamamahala na mayroon sila. Ano yung nakita natin dun? Okay. Pwede tayong mag-raise hand? Uri ng gobyerno na mayroon sila. Si Ken Jaire. Sultanato po. Okay, tama. Sultan yung namumuno. Very good. Ah, sige. Binanggit dun sa akda noong nakaraang linggo, ang lugar ng mga Maranao sa Mindanao, napapalibutan ng karagatan. At ang sabi, dun sa naging tagpuan ng akda, nasa dagat si Pilandok, gayon din yung sultan. Ano ang naisipahiwatig na uri ng pamumuhay meron sila sa pagbanggit ng dagat bilang tagpuan? Atina? Mangingisda po. Okay, very good. Yun yung pangunahing hanap buhay nila, no? Pangingisda o pagiging mangingisda. Kaya kita-kita natin sa binanggit natin na mga punto, yung mga kakwentong bayan, salamin ng kaugalian, tradisyon, at paniniwala ng lugar na pinagmulan nito. Okay, iwanan natin yon dahil sa lilipat na tayo sa ating aralin. Okay, para sa ating panimulang gawain sa pagkatuto bilang isa. Ito ang panuto. Sagutin ang tanong. Isulat ang iyong sagot sa graphic organizer gamit ang iyong kwaderno. Kaya lang mga anak, huwag na kayong gumawa ng graphic organizer, magtatagal tayo. Ang kailangan nyo lang isulat, sagot na lang dun sa dalawang tanong. Sino ang bayani mo sa kasaysayan at sa totoong buhay? Yun yung dalawang bagay na dapat nyong masagot. Sino ang bayani mo sa kasaysayan, history, at sa totoong buhay? Ngayon,
Pagkatapos, ipapaliwanag nyo, bakit sila ang itinuturing yung bayani sa buhay ninyo mula sa kasaysayan, bayani sa buhay nyo mula sa totoong buhay? Iproseso ang sagot sa loob ng 3 minuto lang. Okay, susulat sa notebook. Go. Start tayo ng 3 minutes. Okay, pwede na siguro tayong magbahagi ng sagot nyo. Sige, pwede tayong mag-raise hand kung gusto nating sumagot. Sinong gusto magbahagi ng bayani ng buhay mula sa kasaysayan? Paliwanag, bakit yun yung itinuturing yung bayani ng buhay nyo mula sa history? Okay, pwede tayong mag-raise hand. Sinong gusto sumagot? Unang sumagot. Si Courtney, Nicole. Sa kasaysayan, ang aking bayani ay si Rizal. Bakit? Dahil ipinagtanggol niya ang ating bansa upang magkaroon ng kalayaan. Okay, sa totoong buhay anak, pwede bang pakibanggit mo na rin kung sinong bayani ng buhay mo? Courtney? Ang aking bayani sa totoong buhay ang aking magulang o pamilya dahil sila ang nagtataguyod sa akin sa abot ng kanilang makakaya at binibigay yung mga kailangan ko at mga gusto. Okay, salamat anak sa ibinahagi mong sagot. Okay, sino pang gusto magbahagi? Mga bayani sa buhay. Chloe, pakisuyo. Sa kasaysayan, ang bayani ko po ay si Jose Rizal. Dahil itinuturing ko siyang bayani sa kasalukuyan dahil hindi siya lumaban gamit ang armas upang pumatay, kundi ay lapis at papel lamang upang makipaglaban sa mga mananakop. Sa totoong buhay ay ang aking ama dahil patuloy siyang nagtatrabaho at nagsasakripisyo sa ibang bansa para lamang sa kinabukasan naming magkapatid. Okay, kahanga-hanga yung binanggit mo anak. Salamat sa iyong sinabi. Okay, meron pa? So magbahagi? Sino yan? Sino pa? Kay mahiya mag-share ng inyong bayani sa buhay ninyo. No? Huwag kayong mahiyang mag-share. Hindi nyo naman ibabahagi na ang bayani ng buhay ko, si bayani at bayani, yung nag-o-ocho-ocho. Hindi naman yun yung i-share ninyo. Kaya huwag kayong mahiya, ano? Okay, Jaire. Ang bayani ng buhay ko sa kasaysayan ay si Jose Rizal dahil nagligtas siya ng maraming tao. Ang bayani ng buhay ko sa totoong buhay ay ang mga frontliners at ang aking mga magulang. Dahil ang mga frontliners ay ang sumusupo sa COVID-19 at ang mga magulang ko naman ang tumutulong sa pag-aaral ko. Okay, salamat Ken sa iyong ibinahagi. Ano? Nakakatuwa na nabanggit mo yung mga frontliner. Sa ngayon talagang itinuturing natin silang bayani. Dan Angelo, pakisuyo. Ang bayani ko po sa kasaysayan ay si General Luna po. Dahil pinagtanggol niya po ang bansa ng buong tapang at ang sa totoong buhay po ay ang pamilya ko po dahil lagi nila po ako sinusuportan. Okay, salamat. Si Athena parang nahihiya pa pero parang gusto magsalita. Sige, Athena, pwede kang magbahagi ng sagot mo. Ang bayani ko po sa kasaysayan ay si Jose Rizal dahil madami siyang nagawa sa ating kasaysayan. Ang bayani ko sa totoong buhay ay ang magulang ko. Dahil sila nagagabay sa akin at sila ang tumutulong sa akin pag may problema. Okay, salamat. Natutuwa kami dahil talagang may pagpapahalaga kayo sa inyong mga magulang. Ano? At totoo naman na dapat yung ipagpatuloy yan. Okay, last one. Sinong gusto pang sumagot? Si Romaline Kate. Ronabio. Isuyo, anak. Ang bayani ng buhay ko sa kasaysayan ay si Melchora Aquino dahil ginamot niya ang mga taong sugatan. Sa totoong buhay ay ang aking mga magulang dahil sila ang gumabay at nag-aalaga sa akin. Okay, salamat anak sa iyong ibinahagi. Salamat sa inyong mga sinabing sagot. Ano? Kaya kita ko na kahit hanggang sa ngayon, itong mga henerasyon ninyo, meron pa rin kayong mga kinikilalang bayani mula sa kasaysayan. At the same time, o sa katulad na paraan, meron din kayong itinuturing na bayani sa inyong buhay sa panahon ngayon.
At karamihan ang sagot ninyo ay ang inyong mga magulang. Nakakatuwa yun dahil meron kayong pagpapahalaga sa sakripisyo at ginagawa ng inyong mga magulang para sa inyo. Okay, magtataka kayo, bakit ang pinag-uusapan natin ay bayani? Meron ba kayong ideya kung anong paksang aralin natin ngayong araw na ito? Ano kaya ang paksang pag-uusapan natin ngayong araw na ito? Ba't natin nabanggit yung bayani? Sino kaya may ideya sa inyo? Ano kaya ang paksa natin ngayong araw na ito? Benedict, may gustong sabihin. Benedict, ano yung paksa natin? Sir, sa etiko. Okay, tignan natin. Tignan natin, naihinuha ang kalalabasan ng mga pangyayari sa epiko. Very good. Kaugnay ng ating paksang aralin tungkol sa epiko. Okay. So tuloy natin yung slide natin. Yung ating aralin ngayon, makikita natin sa ating Filipino module sa pahina 10 hanggang 12. Page 10 to 12. Kaya pakisuyo mga anak, i-open nyo na yung inyong soft copy ng inyong module. Kung kayo ay gumagamit ng tablet, pwede ninyong buksan sa tablet ninyo o sa cellphone ninyo yung page 10 hanggang 12. Dahil doon niikot yung ating gawain ngayong araw na to. Okay. Pero syempre pa, kailangan maging malinaw sa inyo ang mga mahalagang kasanayan na dapat nating malinang sa araw na ito. Introduce natin yung ating pagsangaralin ngayong araw na to. Okay, pakibasa yung una. Sinong gustong bumasa nung number 1? O Liza, pakisuyo anak. Naihinuha ang kalalabasan ng mga pangyayari batay sa akdang napakinggan. Okay, number 2. Pakibasa po. Salamat Eliza. Patricia Eliza. Nabibigay ang kahulugan ng sanhi at bunga. Okay, salamat din. At yung pangatlo, pakibasa. Si Patricia, natawag ko na si Patricia. Si Samantha. Pakisuyo anak. Napapaliwanag ang sanhi at bunga ng mga pangyayari. Okay, salamat. So mamaya, lilinawin natin yung ilang mga keyword na ating tatandaan. Yung salitang naihinuha o paghihinuha. At yung pangalawa ay yung tinatawag nating epiko. Alamin natin kung ano yan. Sige, tuloy natin yung ating slides. Ngayon, ito. Ano ang inyong naalala kapag narinig nyo yung salitang epiko? Pwede kayong magbalik tanaw sa inyong talakayan sa Filipino nung elementarya kayo. Ano ang inyong nare-recall o naalala kapag narinig nyo yung salitang epiko? Pwede tayo mag-raise hand. O Liza? Panitikan po. Okay, isa yon. Ina-associate natin o iniugnay natin sa panitikan. Tama. Ano pa? Pag sinabi nating epiko, ano pa po? Chloe? Tulang pasalaysay. Okay, tama. Tama yon. Meron pa? Pag sinabi nating epiko, meron pa mga anak. So binanggit kanina, panitikan. Yung pangalawa, tulang pasalaysay. Tama, pareho yon. Meron pa kayong gustong idagdag? Naiisip nyo, nare-recall nyo, naaalala nyo kapag narinig yung salitang epiko? Okay, mukhang wala na. Sige, mamaya dadagdagan natin. Ah, meron pa. Si Shena. Shena. Kwentong bayan po. Okay, kwentong bayan. Pwede rin. Kaugnay din to ng kwentong bayan. Sige, mamaya alamin natin ang higit pa tungkol sa epiko. Ngayon, ang sumunod natin bigyang pansin, mga anak, na salita, yung salitang paghihinuha. Ano kaya yung paghihinuha? Okay. May ideya kung ano ang paghihinuha? Jan Cedric? Jan Cedric Gay Rosa? Nangangahulugan sa isang hula. Hula, okay. Mamaya malalaman natin kung ano pa. Salamat anak sa iyong ibinahagi. Meron pa? Pag sinabi natin paghihinuha, Chloe? Pagbibigay ng saloobin sa binasa. Saloobin? Okay, tignan natin mamaya kung related yon. Salamat. O Liza? Pagbibigay po ng sariling haka-haka. Sariling haka-haka. So kaninang sabi ay
opinion sa binasa, haka-haka, tapos may isa pang sinabi yung kaklase ninyo. Hula. Tingnan natin kung anong ibig sabihin ng paghihinuha. Kapag sinabi natin paghihinuha, mga anak, uy, tatandaan nila kung anong ibig sabihin yan. Mukhang mas magandang ikopyahin o i-screenshot natin yan. Mga anak, pwede kayong kumopya ng mga keyword, ano, kahit huwag nyo kopyahin ng lahat kasi madami. Pati i-upload ko din yung PowerPoint para meron kayong mabasa, may ma-review kayo. Tuloy natin. Pag sinabi natin paghihinuha, ito ay mga pahayag na posible o inaakalang mangyayari batay sa isinaad na sitwasyon. Ulitin natin. Pag sinabi natin hinuha, nag-iisip na kayo ng mga posibilidad. Posibilidad sa isang particular na sitwasyon, maaring ito ay iniuugnay natin sa tinatawag nating sanhi at bunga. Halimbawa, nakakita ka ng bata na nadulas. Ano ang maihinuha ninyo na sunod na mangyayari dun sa bata na nadulas? O Liza? Masusugatan po. Okay, isang posibilidad yon. Ang tawag doon, hinuha ang tawag doon, ano? Dan Angelo? Iyak po. Tama, posible yon, ano? Meron pa? Posibilidad? O, baguhin natin yung pangyayari, dagdagan natin ng detalye. Nadulas yung bata, may mga tao sa paligid, mga kapwa bata din niya. Ano yung inaasahan pa natin na posibleng mangyari? Ah, sige, nadagdagan ng elemento, karakter na iba pa. Ano kaya yung iba pang posibilidad? Samantha? Pagtatawanan po. Okay, tama. Pero alam natin, masamang pagtawanan yung batang nadulas, kahit sino naman tao, kasi mapapahiya siya. Ang tawag dun sa ginawa nyo, paghihinuha, bumubuo tayo ng palagay, opinyon, o haka-haka, kung ano yung pwedeng mangyari. Ano, batay dun sa pangyayari. At dito, iniuugnay natin mga anak yung tinatawag nating cause and effect o sanhi at bunga. Kaya kapag tayo bumubuo ng hinuha, iniuugnay natin dito yung sanhi at bunga. May pangyayari, syempre dahil may nangyaring isang kaganapan, meron itong resulta, meron din itong bunga o epekto. Yun yung tinatawag nating paghihinuha. Bumubuo tayo ng posibilidad na pwedeng mangyari batay sa isinasaad na sitwasyon o kalagayan. Okay, dako tayo dun sa sumunod. Alamin natin kung ano yung epiko. Pakibasa po, ano ang epiko? Sino gusto bumasa? Si Leigh-Ann Vergara. Ang epiko ay isang tulang pasalaysay na nagsasalaysay ng kabayanihan ng pangunahing tauhan na kalimitang nagtataglay ng kapangyarihan at kadalasan siya ay mula sa lipi ng Diyos o Diyosa. Okay, gusto ko lang linawin yung salitang lipi ha. Pag sinabi natin mula sa lipi ng Diyos o Diyosa, ibig sabihin ng lipi ay lahi. Mula sa lahi ng Diyos at Diyosa. Yan ang ibig sabihin ng salitang lipi para sa kabatiran ninyo. Okay, ito yung tanong. Batay sa binasa ng kaklase nyo kanina, bakit natin masasabi na hindi pangkaraniwan ang mga pangunahing tauhan ng isang epiko? Bakit hindi pangkaraniwan ang mga pangunahing tauhan ng isang epiko? Ken Jaire. Dahil makapangyarihan po sila. Okay, tama. Ano pa? Ano pa? Di binanggit pang 10 punto dyan. Bakit hindi pangkaraniwan? At yun yung dahilan, bakit makapangyarihan sila? Si Sienna. Dahil kadalasan siya ay mula sa lipi ng Diyos o Diyosa. Okay, tama. So yung family background, hindi pangkaraniwan dahil mga Diyos at Diyosa. Okay, wala natin yon. Alamin naman natin yung mga pangyayari sa epiko. Pakibasa yung susunod na slide. Mga pangyayari. Si Samantha. Ang pangyayari sa epiko ay mahimla ay may kapangyarihan ng mga tauhan na higit sa karaniwang nagagawa ng mga tao at pangyayari
na nagpapakita ng kabayanihan noong unang panahon. Karaniwang itinuturba ng bayani ang pag-unahing tauhan ng isang epiko dahil sa kanyang pakikipag sa palaran. Okay, salamat. Ngayon ang tanong, ano ang karaniwang paksa ng epiko? Batay sa ipinamamalas ng isang pangunahing tauhan, ano ang karaniwang paksa ng mga epiko? Karaniwang makikita natin sa mga epiko noong unang panahon. Ngayon, dagdagan natin yung pariralang noong unang panahon para magkaroon tayo ng ideya. Sige. Karaniwang paksa. Mark Gabriel, pakisuyo anak. Alamat po. Alamat. Salamat sa iyong pakikibahagi, Ron. Pakisuyo kay Ron. Ang mga tauhan po ay may kapangyarihan po. Okay, tama. Dahil may kapangyarihan sila at nagiging tagapagtanggol sila ng kanilang nasasakupan o ng ilang particular na grupo ng mga tao, ano ang karaniwang pinapaksa nito na involve yung pangunahing tauhan? May isang salitang ginamit diyan. Athena. Bayani po. Tama. O, yung tinatawag nating kabayanihan. Kabayanihan. Ano? Kasi ang mga anak, sa totoo lang, may mga epiko na katulad halimbawa nung Ibalon. Epiko ng mga Bicolano, yung Ibalon. Yung si Handiyong, nakipaglaban siya sa mga mababangis na halimaw. Meron pa nga doon Cyclops. Alam niyo yung Cyclops? Mga anak, alam niyo yung halimaw na Cyclops? Yung Cyclops, isang nakakatakot na halimaw na iisa ang mata. Ang pangalan niya doon sa epiko ay si Ponong. Ano? Meron ding mga karakter ng epiko na nakikipaglaban sa mga aswang, sa mga manananggal. Ano? At iba pang mga mababangis na mga nilalang. Kaya itinuturing silang bayani. Ano? Sa mga kwento ng epiko. Okay, kaya madalas makikita natin punong-puno ng pakikipagsapalaran ang mga pangunahing tauhan ng isang epiko. Okay, di pa tayo. Next, pakibasa. Alamin natin sa susunod na slide, yung struktura, paano ba sinusulat noon yung mga epiko? Ron David. Ito ay binubuo ng tula na kinakanta o binibigkas ng paulit-ulit sa tonong pakanta. Ang mga epikong Pilipino ay nagbibigay ng diin sa tema gaya ng matibay na bigkis ng relasyon, pagtutulungan, pagmamahal sa nasasakupan at pagpapahalaga sa kalayaan. Okay, salamat anak sa pagbasa. Ano? Ngayon, yung palang epiko, linawin natin. Mga anak, kapag maghahanap kayo ng original na kopya ng isang epiko, makakakita kayo isang buong aklat na angkapal. Kasi mahaba yon. At ang paraan ng pagkakasulat, nasaan yung patula? O yung tinatawag natin kanina, may narinig akong sumagot kanina na kaklase ninyo, tulang pasalaysay. Totoo yun. Patula ang pagkakasulat, pero ang paraan ng pagpapahayag, nagkukwento. Kaya ang tawag, tulang pasalaysay. Kaya magtataka kayo, eh sir, bakit yung nasa module, paragraph? Tingnan nyo yung nasa module. Sir, parang kontra-kontra yung sinasabi nyo. Ang sabi nyo kanina, yung epiko, patula. Eh bakit yung nasa module ay paragraph? Bakit kaya? Sino kayang may ideya? Kasi ang sabi, epiko, patula. Eh bakit yung nasa module, paragraph ang ginamit? Unahin natin yan, mga anak. Bakit kaya? Sige, bigyan ko kayo ng clue. Ang clue, nasa pamagat. Page 10, mga anak. Nasa pamagat ng epiko ng mga Bagobo. Bakit yan ay paragraph? Eh, ang sabi ko kanina, yung epiko, structure ng pagkakasulat, patula. Kaya tinatawag natin tulang pasalaysay. Sige. Sino makasasagot?
Eh bakit dyan paragraph? O Liza? Kasi po binuod. Tama, eksakto. Yun ang sagot. Buod ang ating babasahin ngayon. Kasi kapag ang binasa natin, yung original, napakahaba niyan mga anak. Baka hindi tayo matapos maghapon sa haba. Sa haba ng ating babasahin na patula, na epiko ng mga bagobo na tungkol kay Tuwaang. Okay. Pero ito yung punto. Isa kong masagot natin. Bakit mahalaga na ngayon pinag-aaralan natin ang epiko? Katulad niyo, pag-aaralan natin, epiko. Ang punto, sagot, nasa slide. Nandiyan sa nakikita niyo sa monitor niyo. Bakit natin dapat pag-aralan ng epiko? Sir, boring naman yun eh. Hindi ba sir pwedeng Wattpad na lang yung talakayin natin sa Pilipino? Yung Wattpad, nakakakilig pa yun. Sir, pwede bang kanta na lang ng BTS yung ating pag-aralan? Sir, boring naman yung Pilipino. Bakit yung epiko pa ang pag-aaralan natin na yung haba-haba eh? Pwede naman yung Wattpad na lang, nakakakilig. Ang pogi-pogi ng mga karakter. Uy, si Samantha na kinikilig oh. Kitang-kita oh, kinikilig oh. Ang pogi-pogi sa nung mga karakter sa Wattpad eh. Bakit hindi na lang yun ang ating pag-aralan? O sige, sagutin natin. Bakit mahalagang pag-aralan ng epiko? Uy, napatawa sila sa aking sinabi. Okay, kasi parang inaantok na yung iba. Nakita ko yung pagkakilig sa mukha ni Samantha. Talagang ano. Okay, sige. Si Dan Angelo. Dan Angelo. Kasi po gawa po ito ng mga Pilipino. Okay, salamat. Isang punto yan. Pangkiligin ng sariling atin. Pero may mas matib, may mas malalim na ugat. Ba't natin pinag-aaralan yan? Cedric, kay Rosa. Magbibigay ng diin sa tema. O, anong tema? Anong tema? Sige, sinong gusto sumagot? Anong tema? O, Cedric, tuloy mo yung sinasabi mo. Gaya ng matibay na bigkis ng relasyon, pagtutulungan, pagmamahal sa nasasakupan at pagpapahalaga sa kalayaan. Okay, sige, paikliin natin yon. Matibay na relasyon, pagtutulungan, pagmamahalan, pagpapahalaga. Sa simpleng salita, ano yon? Ano yung matututuhan natin sa epiko? Simpleng salita. O Liza? Kaugalian po. Okay, tama. Ano pa? Pwede kayong gumamit ng ano, English na parirala. Kundi nyo makuha yung eksaktong salita sa Pilipino. Chloe? Kultura po. Kultura, tama. Pwede rin yun. Ano pa? Ken Jaire? Kabayanihan po. Kabayanihan. Okay, bigay na ako ng clue. Sa English, initial, MV. 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 Ginamit. Pagtutulungan, matibay na relasyon, pagmamahalan, pagpapahalaga. Sa simpleng salita, anong tawag doon? MV. Chloe? Moral values. Tama. Moral values ang natututuhan natin sa epiko. May mga epiko, mga anak, magbigay lang ako ng preview, nagtuturo sa pagtutulungan ng magkakapamilya. Sa quarter 2, meron tayong babasahing epiko na ganun. Magkakapamilya, nagdamayan, nagtutulungan sa panahon ng kagipitan. Magandang aral yon na matututuhan ng bawat anak at mga miyembro ng pamilya. Kaya yun ang dahilan bakit hanggang ngayon, hindi dapat ituring na boring ang pag-aaral lang epiko. Meron tayong matutuhang mga mahalagang aral. Ano? Ang pupulutin natin magandang aral. Kasi mga anak, meron ding mga epiko. Sabi, pakasipin nyo. Eh sir, bakit may nabasa akong epiko ng agaw ng ano, ng agaw ng babae? Ng agaw ng kasintahan? Hindi yun yung kukunin natin. Ang kukunin natin yung positibong bagay na pwede nating matutuhan, yung kanyang kabayanihan. Okay. Ngayon, sa oras na to, mga anak, meron tayong mapapanood na isang video ng buod tungkol sa buod ng Tuwaang at ang dalaga ng buhong na langit. Isa sa ma-encounter niyong tanong sa learning task, sino ang kapatid ni Tuwaang? Doon sa inyong kopya ng module, kung titignan nyo, hindi binanggit ang kapatid ni Tuwaang. Unahan ko na kayo mga anak, sa module nyo, hindi binanggit ang kapatid ni Tuwaang. Pero doon sa mapapanood nating video, pakinggan nyong mabuti.
babanggitin ang pangalan ng kapatid ni Tuwaang. Kaya pakisuyo, panoorin natin yung video. I-share ko lang yung ating video mula sa YouTube, ano, para mapanood natin. Okay, pwede rin tayong magtala ng detalye para sa gayon, mas maging mabilis sa atin yung pag-aaral. Pakikibahagi mamaya sa talakayan. Na, tignan natin kung nag-share na. Mga anak, kita na po ba? Nag-share na ba? Opo. Opo. Okay, sige. Di panoorin natin yung video. Buod ni Tuwaang at ang dalaga ng buhong na langit. Si Tuwaang at ang dalaga ng buhong na langit. Sa kaharian ng Kuaman ay may isang lalaki na nangangalang Tuwaang. Tinawag niya ang kanyang kapatid na si Bai. Lumapit ito at nagdala ng nga at silang magkapatid ay ngumuya nito. Sinabi ni Tuwaang na may dalang mensahe ang hangin na pinapupunta siya sa kasal ng dalaga ng Munawon. Hindi pumayag si Bai sa gagawing paglalakbay ni Tuwaang. Kinakabahan nito sa maaaring mangyaring masama kay Tuwaang. Pero hindi nakinig si Tuwaang sa sinabi ni Bai. Araw na ng kasal at isinuot ni Tuwaang ang damit na ginawa ng mga Diyos para sa kanya. Bitbit niya ang kanyang espada, panangga at isang mahabang kutsilyo habang nakasakay sa kidlat papunta sa Munawon. Isinama niya si Gungutan, isang nakapagsasalitang ibon na natagpuan niya sa kapatagan ng kawang-kawangan. Nang makarating na siya, nagsidatingan na rin ang mga bisita. Pagdating ng lalaking ikakasal, ang binata ng sakadna kasama ang 100 lalaki, pinaalis nito ang mga hindi nararapat na bisita. Nagsimula na ang seremonya sa pag-aalay ng mga bisita ng mga mamahaling regalo. Ngunit nagparinig ang binata ng sikadna na wala pa silang gintong plauta at gintong gitara. Kaya sa isang misteryosong hininga, ay nagkaroon sila nito. Lumabas na ang dalaga ng Munawon, ang dalagang ikakasal, para magbigay ng nganga sa lahat ng bisita. Pagkatapos niyang bigyan ang lahat ng panauhin ng nganga, ay umupo siya sa tabi ni Tuwaang. Nagalit ang binata ng sakadna. Hinamon ang binata si Tuwaang sa labas ng bahay. Ang Gungutan, samantala, ay nakapatay na ng mga kasama ng binata hanggang sa 6 na lang ang natira. Nakipaglaban ang 2 sa 6 na kalaban hanggang ang natira na lamang ay si Tuwaang at ang binata ng sakadna. Nang dahil sa matinding labanan ng 2 ay lumindol ang lupa kaya binuhat ng binata ng sakadna si Tuwaang at ipinagto ng malakas sa lupa. Lumubog at nakarating si Tuwaang sa Hades at nakita niya si Tuhawa, ang Diyos ng Hades. Nalaman ni Tuwaang kay Tuhawa ang kahinaan ng binata ng sakadna, ang hintong plauta. Agad na umalis si Tuwaang at hinaram ang hintong plauta na nagtataglay ng buhay ng binata. Dahil mas ginusto ng binata na mamatay kaysa mapabilang sa kampo ni Tuwaang, sinira ni Tuwaang ang plauta at ang binata ay unti-unting namatay. Binalikan ni Tuwaang ang dalaga ng Munawon at dinala niya ito sa Kuaman kung saan siya ay naghari habang buhay. Ang buod ng epikong si Tuwaang at ang dalaga ng buhong ng langit. Okay. Nakuha niyo yung storya, yung ginawa ni Tuwaang. Parang nag-gatecrash dun sa isang kasalan. Pero ang totoo nun, napatid niya na mayroong ikakasal, kaya pumunta siya. Okay. Ngayon, para sa ating susunod na learning task, mga anak, sasagutan natin ang learning task number 2 o gawain sa pagkatuto bilang 2 na nasa module natin. Hindi nyo na kailangang kopyahin ang character profile. Ang gagawin na lamang ninyo ay isulat ang sagot sa inyong notebook. Pero basahin muna natin yung panuto. Sinong gustong bumasa ng panuto? Instruction? Makibasa po.
pwede tayong mag-raise hand. Pakibasa ang panutos, pakisuyo kay Eliza. Suriin ang pangunahing tauhan batay sa mga detalye at ang nangyayaring nakapaloob sa epiko. Bumuo ng character profile tungkol sa pangunahing tauhan. Okay. Ngayon, alam natin kung sino yung pangunahing tauhan, kung sino yung pinakabida sa epiko. Linawin ko lang yung ilang bahagi. Ano, doon tayo sa katangian. Ang isusulat nyo sa katangian ay anong ugali ang inyong nakita batay sa naging pagkilos ng pangunahing tauhan doon sa epiko. Pwede nyo rin isama kung ano yung nai-imagine ninyo na kanyang physical na hitsura batay doon sa naging pagtrato sa kanya nung dalaga o nung babae. Bakit ganun yung pagtrato sa kanya nung babae? Siguro meron itong kakaibang katangiang panlabas. Ano? Bakit ito yung tinabihan ng dalaga at hindi yung kanyang magiging asawa? Doon tayo sa pangatlo, yung kakayahan. Sa kakayahan, anong hindi pangkaraniwang bagay ang kayang gawin ng pangunahing tauhan? Hindi pangkaraniwang bagay na kayang gawin ng pangunahing tauhan. Yun ay doon sa kakayahan. At yung pangapat, misyon. Bakit siya nakipagsapalaran? Okay, so gagawin natin yon sa loob ng 5 minuto. Lahat po. Okay, tapos na ang oras. Talakayin natin ang inyong sagot, mga anak. Talakayin natin. Sige, gamitin natin yung raise hand. Pag hindi tayo makapag-click ng raise hand, open nyo lang yung cam nyo, tapos magtaas lang kayo ng kamay katulad dito para makita ko kayo at matawag ko kayo. O, dun tayo sa una, pangalan. Sino ang pangunahing tauhan? Sino ang pangunahing tauhan ng epiko? Okay, tignan natin. Si Rian Sarmiento. Si Tuwaang. Tama. Okay, doon tayo sa number 2, katangian. Isa-isahin natin ang mga nakita nating mga katangian kay Tuwaang. Bumanggit tayo ng tigi-tigisa. Pwede tayo mag-raise hand, ano? Chloe. Malakas. Okay, tama. Athena. Makapangyarihan. Okay, tama din, ano? Si Dan Angelo. Matapang po. Pakiulit, anak. Matapang po. Okay, tama din yon, matapang. Perfect. Ano yung makikita natin kay Tuwaang? Meron pa kayong nakita? Ito, gusto ko maobserbahan nyo to. Ang sabi ng kwento, ng epiko, nung nakita nung dalaga ng buong ng langit si Tuwaang, nilapitan niya ito. Tapos tinabihan. Meron tayong makikita doon, may hiwatigan na posibilidad kung anong katangian pa ang maiisip natin kay Tuwaang. Pag-isipan niyo yan, ano? Siyempre, yung dalagang ikakasal, hindi basta-basta yon, magandang dalaga ito. Pero ang ginawa niya, lumapit siya kay Tuwaang. Nilapitan niya at tinabihan ito. Ngayon, ano ang maiisip natin na isang posibleng katangian roon ni Tuwaang? Bakit kaya siya nilapitan ng babae? Sige po, sagutin natin yon. Irish, Patricia. May itsura po. May itsura, okay. Pwede tayong gumamit ng, ano, ng angkop na salita kasi na pwedeng iugnay natin dun sa personalidad ni Tuwaang eh. Ano kaya yung angkop na salitang pwede natin gamitin dun? Ken Jaire. Makisig po. Okay, tama. Makisig. Tapos may pagkamandirigma pa, ano? Kaya masasabi natin talagang kaakit-akit si Tuwaang sa paningin ng dalaga dahil sa kanyang physical na anyo at dun sa pinamala siyang katapangan. Okay, dun tayo sa number 3. Kakayahan. Anong kakayahan ang ating nakita kay Tuwaang? Hindi pangkaraniwang kakayahan. Pwede nating maisip kay Tuwaang. Okay. Chloe, pakisuyo. Magkaroon ng mga bagay sa pamamagitan ng misteryosong hininga. Okay, sa yon. Tama. Ano pa? Nakita natin kay Tuwaang. Ken Jaire. Lumipad sakay po ng kidlat.
Okay, tama. Sa totoong buhay, hindi natin magagawa yon. Pag ang tao tinamaan ng kidlat, ay yun ang katapusan mo. Pero si Tuwa ang sumasakay pa sa kidlat. Talagang hindi pangkaraniwan yung kakayahan niya roon. Meron pa? Nakita natin? Kakayahan ni Tuwa ang... Meron pa? Kate Ashley Valderrama. Kakayahang makipaglaban, makuha lang ang dalaga. Okay, tama. Nakipaglaban ng sabayan, ano? Physical na lakas ang labanan. Tama. Okay, wala natin yon. Doon tayo sa misyon. Misyon tayo. Ano ang misyon ng kanyang pakikipagsapalaran? Ba't siya ginawa yun? Ba't siya naglakbay? Anong misyon? Dan Angelo. Para po pumunta sa kasal. Okay, ba't kaya gusto niyo pumunta sa kasal? Mayroon kayong ideya? May posibilidad na naiisip kayo? Ba't kaya gusto pumunta sa kasalan? Ano kayong dahilan? Si Ken Jaire. Dahil po gusto niyang makita ang dalaga. Okay, isa yun. At bahagi ng kultura natin mga Pilipino, yung pangapagdalo ng ganun mga pagtitipon. Ano? Kahit nung una pa man, ang mga Pilipino, mahilig silang dumalo sa mga gayong mga kainan o mga pagtitipon. Kaya masasabi natin yun na pinapakita rin dun yung kultura ng mga Pilipino pagdalo sa mga kasalan katulad ng ginawa ni Tuwa. Okay, ito yung tanong. Matapos nating sagutan yung character profile, pasok ba si Tuwa ang sa karakter na ng isang epiko? Pasok ba si Tuwa ang dun sa standard na dapat ganito ang karakter ng epiko? Yung tinalakay natin kanina sa simula. Pasok ba si Tuwa ang sa katangian ng main character ng isang epiko? Ron. Opo. Bakit? Dahil po siya ay may kapangyarihan. Okay, tama. Nakita natin yan. At bukod pa ron, ano pa? Ano pa yung patunay natin na nakakumbinsa sa inyo, pasok si Tuwa ang sa kategorya ng mga karakter sa epiko. Meron pa kayong naiisip? Sige, sino to? Tignan natin yung iba pa. Si Courtney. Dahil po sa pinakita niyang kabayanihan. Okay, tama. Sa paningin nung babae ng sakad na, babae ng buhong ng langit, isang bayani, si Tuwaang. Okay, iwanan natin yan. Next tayong slide. Sagutin natin susunod na tanong. Tignan natin kung napakinggan natin mabuti yung buod kanina sa video. Unang tanong, sino yung kapatid ni Tuwaang? Sino ang kapatid ni Tuwaang? Okay, Patricia. Bai. Tama. Tandaan natin yon dahil mamaya sa written works to kasama yon sa itatanong. Anong pangalan? Si Bai. Tandaan natin yon ha. Number two. Bakit nagalit ang binata sa dalaga ng buhong ng langit? Bakit nagalit ang binata sa dalaga ng buhong ng langit? Dan Angelo. Dahil po nagustuhan ng dalaga si Tuwaang. Pakiulit anak, pakiulit. Dahil po nagustuhan ng dalaga si Tuwaang po. Okay, tama. Mas minahal ng dalaga si Tuwaang kaysa sa kanya na ikakasal dapat sa kanya. No? Okay, number 3 tayo. Tayo sa number 3. Ito yung tanong ha, pakinggan yung mabuti. Ano ang naiisip mong mangyayari? O, dito tayo papasok ngayon sa paghihinuha. Anong naiisip mong mangyayari nung marinig mong binasa ang parting ito ng epiko na insulto at napahiya ang binata ng sakad na nang tumabi ang ikakasal na babae kay Tuwaang sa halip na sa kanya? Ano yung naiisip nyo na pwedeng mangyari nung naganap yung incidenteng yon
na insulto na pahiya yung binata nang tumabi yung dalaga kay Tuwaang. Ron David. Magkakaroon po ng away? Tama. Eksakto. Okay. Number three, number 4 tayo. Nako tayo sa number 4. Question number 4 tayo. Ito yung tanong. Ano ang tawag natin sa pahayag na ito? Ito yung pahayag. Nagalit ang binata sa dalaga ng buhong ng langit dahil sa may ibang minamahal ang dalaga. Ano ang tawag natin dun sa buong sentence na yon? Nagalit ang binata sa dalaga ng buhong ng langit dahil sa may ibang minamahal ang dalaga. Anong tawag natin doon? Clue, bigyang pansin ang naka-highlight na salita doon sa pangungusap. Shena. Sanhi at bunga. Very good. Next question tayo, number 5. Ito, sagutin natin. Para sa inyo, ano ang ibig sabihin ng salitang sanhi? Doon muna tayo. Ano ang ibig sabihin para sa inyo ng salitang sanhi? O Liza? Pinagmulan po. Okay, tama. Isa yon. Rainier, meron pa? Meron pa, Rainier? Patawag tayong iba. Si Shena? Dahilan po. Tama. Ano pa? Meron pa? Sa English, anong tawag natin dito sa sanhi? Sa English, Samantha? Problem po. Okay. Iba pa? Salamat, Samantha, sa iyong pakikibahagi. Meron pa? Irish Patricia? Cause po. Iba pa? Sanhi? Ah, tama, tama. Sanhi, ay cause. Okay, next. Eh, yung bunga. Yung bunga. Ano ang ibig sabihin para sa inyo nung bunga? Salitang bunga. Okay. Mark Gabriel? Effect po. Tama. Meron pa? Shena? Resulta po. Ayun. Okay. Ano pa? Meron pa? Wala na. Ah, sige, next tayo. Pag-usapan natin yung sanhi at bunga. Lahat ang sinabi nyo kanina tama. Dahil pag sinabi natin sanhi, ang pinapahayag natin, dahilan. Dahilan. Halimbawa, gamitin natin to sa sentence. Nakita natin kanina si Samantha ay biglang kinilig. Kanina. Si Samantha ba yung kanina? Biglang parang kinilig. Parang natuwa. Ba't siya natuwa? Nakita natin kasi narinig niya kanina yung mga karakter halimbawa sa Wattpad at yung mga miyembro ng BTS, ano, binanggit natin kanina. So, yun yung tinatawag nating dahilan. Okay, isa pa, halimbawa, bumanggit tayo ng pwede natin maging dahilan. Halimbawa, nakita natin ng isang ang isang nurse na umiiyak. Kalalabas lang niya ng ospital, biglang umiyak yung nurse. Ano kayang dahilan na maiisip natin? May maiisip ba tayong dahilan? May nakita tayo, yung nurse paglabas ng ospital umiiyak. Athena? Baka sakali kung nawala din po siya ng tabraho. Pakiulit, anak? Baka po nawala din po ng tabraho. Okay, salamat. Meron pa kayo naisip? Chloe? Namatayan ng pasyente. Tama. Masyado siya naging emotional dun sa naging takoy. Inaalagaan niyang pasyente na may COVID-19, namatay na. Lalo na kung ito'y may edad. So ang tawag natin doon ay sanhi. Dahilan. O next, tayo. Yung bunga naman, katulad ng sinabi niyo kanina, kinalabasan, epekto, resulta ng isang pangyayari. Example, halimbawa, hindi nyo ginawa on time o bago mag-deadline yung mga activity sa Google Classroom. Tapos naipon ito ng naipon. Anong pwede maging bunga nun? Samantha? Bababa po ang grado. Okay, salamat. Ano pa? Isa pang posibilidad na pwede mangyari, naipon ng naipon. Eh matatapos ng quarter one. Ron David. Matatambakan po siya ng gagawin?
Tama. O, ang tawag doon bunga. Tapos yung binanggit ni Samantha, yun ang isa pang pwedeng maging bunga. Bababa yung grade niya. Kapag bumaba ang grade nyo, magagalit ang nanay at tatay nyo. Kapag nagalit ang nanay at tatay ninyo, babawiin sa inyo yung cellphone nyo. Kapag binawi sa inyo yung cellphone nyo, hindi ka ngayon makakapag-Facebook ng matagal. Hindi ka rin makakapag-ML. Kapag hindi nang, kapag hindi ka na nakapag-Facebook ng matagal, hindi ka na nakapag-ML, malungkot ang buhay mo. Kapag malungkot ang buhay mo, wala ka na lang ibang ganawa, kundi ang magbukmok sa isang sulok ng iyong bahay. Napansin nyo, sa bawat ginagawa natin, may kaakibat na bunga o resulta. So, yun yung tinatawag nating sangi at bunga. Pero ito yung tanong. Paano natin malalaman sa isang sentence na yung bahaging yon ay sanhi? Paano natin malalaman? Ito ang pangapalatandaan. Tatandaan nyo mga anak, pwede nyong picturean, pwede nyong screenshot itong part na to. Kapag nakita nyo sa isang sentence na gumamit ng mga salitang yan, sapagkat, pagkat, dahil, dahil sa, at kasi, at may kasunod na dahilan, yung buong pariralang yon, ang tawag natin doon ay sanhi. Ulitin natin. Kapag nakita natin yan, at kasunod nun may dahilan, kasunod ng mga pananalita, yung buong bahaging yon ang tawag natin doon ay sanhi. Para maintindihan nyo yung sinasabi ko, tignan natin tong halimbawang ito. Tignan natin. Pabasa nga yung number one na example natin. Sino gusto bumasa? Athena, pakibasa. Tahimik na ang panakinggan ng kapitan ang hinaig ng mga tao sapagkat nais niyang malaman ang saloobin niya. Nila? Salamat anak sa pagbasa. Ito yung tanong. Sa unang halimbawa, alin diyan ang sanhi? Rainier. Rainier Ramos. Tatawag tayong iba. Sige. Si Ron David Coronado. Nais niyang malaman ang saloobin nila? Parang may kulang, anak. Parang may kulang. Sige, Ron David, ulit. Parang may kulang eh. Sapagkat nais niyang malaman ang saloobin nila? Anak, paano mo nalaman na yun ang sanhi? Ano ang naging palatandaan mo? Ron David. Gawa po nung sapagkat. Very good. Napansin niyo mga anak, ano? After nung salitang sapagkat, nakita niyo yung dahilan. Ang dahilan, nais siyang malaman ang saloobin nila. Mula dun sa sapagkat hanggang dun sa magtuldok, ang tawag natin dun ay sanhi. Nakita niyo? Ipo-point ko dun sa PowerPoint yan. Mula dito, ang tawag dito ay sanhi. O, para mas mabilis nating matukoy yan, i-box natin. Ayan ang sanhi natin. Eh, anong tawag natin dun sa natira? Anong tawag natin dun? Chloe? Bunga po. Tignan natin. So, yan ang bunga. Ano? Basta nakita niyo yung sapagkat may kasunod na parirala, ang tawag dun sanhi. Tapos yung nauna sa kanya, ang tawag dun ay bunga. Next example tayo. Maaring masira ang kalikasan dahil sa ipinatatayong pabrika. Alin ang sanhi? Alin ang sanhi natin? Romaline. Dahil sa ipinatatayong pabrika. Ano ang naging palatandaan mo, anak? Bakit yun ang sagot mo? Yung salitang dahil sa... Very good. Tignan natin. Box natin. Ayan. O, yan yung tinatawag nating sanhi. Yung natira, ang tawag natin ay... Anong tawag dun sa natira? Athena, anong tawag? Bunga po. Oh, tignan natin. Ayun, very good. Bunga ang tawag doon. Next slide. Nagkaisa ang mga tao na pigilan ang pagpapatayo ng pabrika pagkat maraming masamang dulot ito sa kanilang kapaligiran. Tanong, alin ang sanhi dyan? Samantha.
Pagkat maraming masamang dulot ito sa kanilang... Okay, ano naging palatandaan mo, anak? Bakit yun ang naisip mo na sanhi? Sa salita pong pagkat. Okay, tama. O, ito yung tinatawag nating sanhi. At muli, yung natira, ang tawag natin ay bunga. Mahirap bang intindihin, mga anak, kung paano natin matutukoy yung sanhi at bunga? Ay, yung sanhi. Mabilis lang, ano? Masalam natin, kapag ka tinawag nating sanhi, gumagamit ito ng causative na pang-ugnay. Causative na pang-ugnay. Dahil sa pagkat, kasi, at iba pa. Yun yung ginagamit natin para i-introduce o ipakilala yung tinatawag nating sanhi. Okay. Next slide tayo. Next question. Sa kabilang banda, halimbawa, hindi ganun yung ginamit natin sa sanhi at bunga na mga pang-ugnay. Hindi tayo gumamit ng kasi. Hindi tayo gumamit ng dahil sa. Hindi tayo gumamit ng sapagkat. Hindi tayo gumamit ng pagkat. Paano naman natin malalaman kung ang isang pahayag may bunga o resulta? O next, ito. May mga ginagamit din tayong mga pang-ugnay para naman ipakilala yung bunga na hindi gumagamit ng kasi, sapagkat, dahil sa. Kasi karaniwan na nung elementary tayo, para mabilis nating matukoy kung ang isang sentence may sanhi at bunga, ang palatandaan lang natin dahil sa, kasi, sapagkat, pagkat. Yun na yun. Pero sa high school, meron din pala tayong pwedeng gamitin na ibang pang-ugnay na pwedeng magpahayag ng sanhi at bunga. At ang pinapakilala naman yung bunga o resulta. At ang ginagamit natin, katulad ng makikita nyo sa PowerPoint, yung kaya, kaya naman, bunga, kaya at tuloy, upang, para, at dulot. Example tayo. Gamitin natin. Na-screenshot po ba to? Picturean nyo. Okay, ito, example. Tignan natin. Unang tanong, alin ang sanhi? Alin ang sanhi? Sir, wala na po yung kasi, wala na po yung sapagkat. Asan po dyan yung sanhi? Okay, so pag-isipan natin mabuti. Chloe, alin ang sanhi? Maitim ang usok na binubuga ng pabrika. Eksakto. Tama. Dahil yung part na to, ang tawag natin dyan ay bunga. At hindi tayo dapat malito, mga anak. Nandun na mismo yung salitang bunga nito. Kasi ibig sabihin, bunga. Itong bahaging ito ng pangungusap. At itong naunang binanggit kanina ni Chloe, ang tawag natin doon ay sanhi. Okay. Next tayo. Next slide. Yung mga ano, example, yung screenshot nyo, pinipicturean nyo. Hindi. Di bale, sasend ko na lang yung ano, yung PowerPoint para mabasa niyo mamaya. Next tayo, number 2. Kailangang magkaisa ang mamamayan upang mapigilan ang pagpapatayo ng pabrika. Okay, tanong, alin ang bunga? Alin ang bunga? Tingnan natin. Alin ang bunga? Kate Ashley. Upang mapigilan ang pagpapatayo ng pabrika. Okay, very good. Anak, paano mo nalaman na yun ang bunga? Dahil po dun sa salitang upang. Very good. Tama. Yun yun. Kaya ang tawag natin dito ay bunga. Kaya yung sumunod na bahagi, yung nauna, ang tawag naman natin dyan ay sanhi. Next. Last. Sa pangatlong sentence, alin dito ang bunga? Pangatlo. Alin ang bunga? Alin ang bunga? Mike Ryan Perez. Kaya marami ang humahanga sa kanya. Bakit lang sinabi ng bunga? Doon po sa salitang kaya. Pero may... Okay, tingnan natin. Ang sagot, ang kung tama sagot ni Mike. Tama. So, yun ang bunga. At yung naunang bahagi, ang tawag natin doon ay
iwasan. Okay. So, nakita natin ano? Pwede pala tayong makabuo ng ugnayang saniya bunga. Hindi lamang ang gagamitin natin ay kasi, sapagkat, pagkat, dahil sa. Hindi lang yun yung pwede natin gamitin. Pwede tayong gumamit ng kaya, bunga nito, at iba pa. Para meron tayong mabuong ugnayang sani at bunga. Okay, next tayo. Learning task number 4 tayo. Okay. Ito ang gagawin. Sa inyong notebook, huwag nyo nang kopyahin yung graphic organizer. Ang gagawin nyo na lang, sagot na lang ang susulat. Ang panuto, tukuyin kung ano ang maaaring sanhi at bunga ng mga sumusunod na sitwasyon. Ano ang sanhi? Bakit may grade 7 na naninigarilyo? Ano naman ang bunga nito? Yun yung number 1. Number 2, ano ang sanhi? Bakit patuloy ang paglaganap ng COVID-19? Lalo sa ating bayan. Ano naman ang bunga nito? Gagawin ang gawain sa loob ng 3 minuto. Okay, start tayo ng 3 minutes. Okay, sige po. Pwede na tayong magbahagi ng sagot natin, mga anak. Doon tayo sa number 1. Sani at bunga, bakit may mga grade 7 na naninigarilyo? Okay, tatawag ako ng sasagot, ha? Basta mag-raise hand lang kayo. Tawagin natin si Jenna Joy Caldito. Naiimpluwensyahan ng mga kabarkada o kaibigan. Anong resulta, anak? Nagbigaya siya sa mga kaibigan niya. Okay, salamat sa ibinahagi mo, Shena. Meron pa? So magbahagi sa number 1, sani. Bunga, dalawang sagot natin. Ano yung sani? Bakit may grade 7 na naninigarilyo? Okay, Mark Gabriel. Okay, baka napindot lang. Sige, sino? Sino pong gusto sumagot? Si Ken Martin Coronado. Ken Martin. Baka nakamute ka, anak. Ah, sige, tawag tayo nga. Ay, ina pala. Sige. Anak, magsalita ka sa akin. Sanhi po yung naiinganyan ng barkada. Bunga, magkasakit sa baga. Okay, salamat sa iyong sagot, Ken. Okay, next tayo. Tawag tayo ng sasagot pa, si Cyrus Machu. Sanhi, number 1. Dahil sa paggaya nila sa kaibigan nila. Bunga, anak. Anong bunga? Pwedeng ikamatay sa lung cancer. Okay, tama. Salamat sa ibinahagi mo. Meron pa sa number 1. So mag-share. Si Chloe Ann. Sanhi, naninigarilyo ang mga magulang. Bunga, magkaroon siya ng hika. Okay, tama. Kate Ashley Valderrama, last. Karamihan sa mga mag-aaral ng Baitang Pito ay naimpluwensyahang manigarilyo, kaya ang ilan sa kanila ay nagkaroon ng sakit sa puso. Okay, salamat. Na-apply na kaagad yung paggamit ng mga pahayag sa sani at bunga. Napakahusay. Salamat sa iyong binahagi, anak. Okay, number 2 na tayo. Sanhi at bunga ng paglaganap ng COVID-19. Sanhi at bunga ng paglaganap ng COVID-19. Yan, napakabilis yan. Kaya-kayang sagutin yan, mga anak. Hindi na kayo mahihirapan dahil mulat ang isip natin sa nangyayari sa paligid. Romaline Kate Cronabio. Sanhi, paglabas ng walang face mask at mag-sahag protocol, nadami ang matakas. Okay, salamat. Narinig ko naman yung sagot mo. Medyo mahina lang ng konti. Ano? Salamat sa ibinahagi mo, anak. Meron pa? Samantha. Hindi pagsunod sa protocol, kaya dumadami pa ang kaso ng COVID-19. Okay, eksakto. Salamat. Meron pa? So magbahagi ng kanilang binuong pangungusap. Kim Sara. Yeah.
Maraming tao ang sumusuway sa mga protocols na ipinapatupad ng mga otoridad. Bunga, pagkadami ng cases ng COVID-19 at pagdami ng mga namamatay. Okay, salamat anak sa iyong ibinahagi. Tama yung mga binanggit niya, ano? Okay, last one. Last one. Tawag tayo. Si Dan Angelo Albor. Dami, dahil sa paglabas ng mga tao. Bunga, dadami ang COVID-19 cases at mapupuno ang mga ospital. Okay, eksakto. Yan ay realidad na nangyayari sa atin ngayon. Salamat mga anak sa ibinahagi niyong mga sagot. Okay, ngayon dito na tayo sa ating mga gagawin sa Google Classroom. Mamaya sa inyong, after niyong kumain ng lunch, mamaya, oy, mga anak, magla-lunch muna kayo ha. Hanggang Friday pa naman po yan, hindi naman po yan nagmamadali. Baka mamaya magsagot kayo kaagad. Halimbawa, hindi nyo ma-access, hintayin nyo lang mga anak, aayusin ko. Ano? Kasi parang yung Santa Cruz at yung Rizal ay hindi rin uli maka-access na naman. Pero alam ko, sinet ko na, na-accessible yan. Sa written works number 2 ay Google Form pa rin. Multiple choice tayo. Halaw yon sa learning task number 3 at learning task number 5 para sa week 2. Samantala, sa ating performance task, ito ay batay sa gawain sa pagkatuto bilang 5. Babasahin ko yung panuto. Explain ko din yung gagawin niya. Sa isang buong papel, sumulat ng isang sanaysay, kaya lang hindi papel ang gagamitin nyo, kundi Google Docs. Okay, ang Microsoft Word. Sumulat ng isang sanaysay na may paksang sanhi at bunga ng coronavirus. Ang sanaysay ay kinakailangan binubuo ng hindi kukulangin sa 5 pangungusap bawat talata. Hindi kukulangin sa 3 talata at ginamitan ang mga pangugnay na ginagamit sa sanhi at bunga. Sa lungguhitan ang mga pangugnay na ginamit sa mga talata. Ibig sabihin mga anak, yung inyong performance task number 2, gagawa uli kayo ng composition. 3 paragraphs. Bakit 3 paragraph o talata? First paragraph ay introduction. Pangalawa, body o pinakakatawan. Yung pangatlo ay wakas o conclusion. Tapos, dun sa inyong sanaysay, gagamit kayo ng mga pahayag na tinalakay natin kanina na ginagamit sa ugnayang sani at bunga. Ano? Lamang ang paksa natin, sani at bunga ng coronavirus. Okay. Paano kayo makakakuha ng perfect score na 25 points? Ito ang rubric natin. Bigyan ko na kayo ng ideya paano kayo makaka 25 points. Una, dapat sa introduction natin, kasiya-siya ito at malinaw na nailahad ang paksa. So yun ay 5 points. Pangalawa, sa body o yung katawan at ng sanaysay, na ipaliwanag ng maayos at napalawak nyo yung paksa o yung pamagat ng sulatin natin. Di 5 points yun, ano? Number 3, organisasyon ng mga ideya. Ibig sabihin, dapat logical, maayos ang pagkakasunod-sunod ng mga ideya. Kaya ito ay madaling maunawaan. Yung pagkaka-arrange ng mga pangungusap, dapat locally arrange yun. Maayos ang pagkakasalansa nun. So 5 points yun. Sa conclusion naman, may mapanghamong konklusyon na nagpapakita ng pangkalahatang ideya ng paksa. Anong ibig sabihin ng mapanghamong konklusyon? Dahil ang paksa nyo ay pag sani at bunga ng coronavirus, pwede nyong hamunin ang mambabasa. Ano ang dapat niyang gawin para ang coronavirus ay hindi patuloy na dumami ang kaso? So pwede nyong gawin yon sa konklusyon ng inyong sulatin. Yun ay 5 points. At yung panglima na kategorya natin sa mechanics, walang mali sa mga bantas at gramatika. Mga anak, kasama diyan ang paggamit natin ng capital at small letter. May mga nakakalimot pa rin, yung iba, kapag proper noun o pangalang pantangi, small letter pa rin yung ginagamit sa umpisa. Dapat capital letter yon. Minsan, nagtatanong na pala yung sentence, ang nakalagay pa rin ay tuldok. So mga anak, bigyan pansin natin ang ating gramatika, wastong paggamit ng mga bantas sa ating pagsulat. Para sa gayon, makakuha tayo ng 25 points. May tanong po tayo? Kailan ang deadline? Hanggang Biyernes, ganap na 11:59 p.m. Okay, so wala ng tanong. Paalala ko rin po yung ating brigada sa pagbasa.
pakisuyo po na magpa-picture kayo na nagbabasa kayo kasama yung guardian nyo. Picturean din yung sagot dun sa apat na tanong na pinost ko sa GC noong Friday. Yung picture lang sa brigada sa pagbasa, mga anak, ang gawin nyo, sa akin yun na lang i-PM. Private message na lang sa messenger ko. Doon yun na lang i-message sa akin yung picture. Kung pwede lang sana, ang hiling ko dun sa brigada sa pagbasa, ang gawin nyo, mga anak, ganito. Ang pagkuha ng picture, puro portrait. Patindig. Kasi ang gagawin nyo, yung picture nyo na nagbabasa kayo at yung sagot nyo sa long pad, inyo nang i-collage. Kaya isasabit nyo siya sa akin, naka-collage na. Okay pa, para hindi na rin po ako mag-e-edit ng i-collage pa. Kasi pagkatapos yung ipasa sa akin yon, ang gagawin ko naman, ile-layout ko pa yon, saka ko ipapasa sa principal yung mga ginawa ninyo. Okay pa, so yun lang po yung mga paalala natin para sa brigada sa pagbasa. Yung brigada sa pagbasa, kahit hanggang Wednesday, hihintayin ko. Pero kung magagawa nyo na mamaya, okay lang din naman. Kaya lang, may klase kayo mamaya, huwag nyo namang isasabay sa TLE ninyo, ha? Baka kapaghintay naman yan, mga anak. Kahit may free time kayo, pwede naman yung gawin nyo. Huwag lang po, ano, huwag lang po beyond 5 PM na kasi baka mamaya kayo nagpapahinga na rin, ano? So, ano lang tayo, antabay lang tayo. Basta tandaan natin, yung task natin hanggang Friday, brigada sa pagbasa hanggang Wednesday, pwede na nating ipasa. Okay, so yun lang mga anak. Kung wala ng tanong, mag-open cam tayo para sa ating picture taking.